Natatapos lang po natin yung Yasing series na yun ang akala ng series nakakatapos na. Ako muna, ako mismo. Nagagawa niyo na ba? Alam niyo, kahit nagbago na o magbabago na ang ating presidente, ay mabago man ang presidente, kung hindi nababago ang mga taga-sunod nito, wala rin pa akong makikitang pagbabago talaga sa Pilipinas. Binibigyan mo tayo ng leader ng Panginoon upang makita natin kung ano ang gagawin niya sa pamamagitan nito. So, kung meron hong nilalagay na pamunuan o namumuno sa atin, ang una hong pagkilos ng Panginoon na ipinapakita sa leader na ito. At kung ang leader na ito ay tumatalima doon sa pagbabago at doon sa magagandang bagay na nais gawin ng Panginoon sa buhay ng nasasakupan niya, makakapangyari ho yun. Pero kung babalakasin niyo po ang kasaysayan ng Israel, kahit na po balakyot ang hari, habang ang mamamayan ng Israel ay sumusunod sa kanya, sila po ay nananagana. Dahil ang tinawag ng tao ay isang bansa, hindi isang tao lamang. Ngunit, kumikilos po siya sa isang pamunuan, sa isang leader, upang subukin ang puso ng mga tagasunod. Sa pagkakataon po ito, magkakaroon muli tayo ng series at ito ay pinakamagatang My Leader Is. So, tingnan muna po natin lahat ng katagang my. Sabihin nyo my. Sa Tagalog, ano po ang my? Pag sinabong mong my, short yun ang meron, di ba? My. My, ibig sabihin, my leader. My leader. Ang isa pa kong kahulugan niya, Tagalog ay, sabihin nyo, akin yan. So, hindi yun lang basta-basta leader yan. Yan ay sa iyo. At ang Panginoon ay nagbibigay ng leader sa buhay mo upang may matunghayang ka, upang may masundan ka. So, ano ba ang leader? So, ang may ay mayroon, ang may ay sa akin yan. Ano ba ang leader? Leader is someone you follow. Siya ho yung namumuna, sinusundan mo siya. Pwede namang hindi ka nasa likod, nasa tabi ka. Pero, sinasabayan mo siya. Ang taong to ay may impluwensya sa iyong buhay. Meron siyang nagagawa sa iyong buhay, kahit na anong bahagi ng iyong buhay, kaya sumusunod ka sa kanya. Baka nabibigyan kanya ng trabaho, nabibigyan kanya ng pera, o higit sa lahat, nabibigyan kanya ng lunas o karunungan doon sa mga pinagdaraanan mo. Kaya believe ka sa leader na ito at sinusundan mo siya. Noong ako ay bagong salta sa kaharian ng Diyos, binigyan niya ako ng isang leader. Hindi ko pa ho ganong alam ang kahulugan ng isang leader at ng isang follower. Pero, itinalaga ko sa aking sarili na anuman ang sabihin itong leader na ito ay susundan ko. Kasi gusto ko na hong makaralit sa aking sitwasyon sa buhay na paulit-ulit na naman. Naalala ho yung ating message tungkol sa I take initiative. Initiative. So, I took initiative to follow this leader. Wala mong nagsabi sa akin o nagtulak sa akin dahil inis na ako sa sitwasyon ko. Kayo ba'y inis na rin sa sitwasyon nyo? Kung di ko kayo naiinis sa sitwasyon nyo, hindi nga kayo aalis dyan kasi tuwan-tuwa kayo eh. Tuwan-tuwa kayo, wala kayong kinakain. Tuwan-tuwa kayo, tapos yung matrikula ng mga anak nyo. Tuwan-tuwa kayo tuwing dumarating si Mr. na lasing. Tama ba? Pero kung di kayo naiinis, mananatili kayo dyan. Eh ako, inis na ako sa sitwasyon ko eh. Kaya I took initiative. Kita nyo? People who are inis in their situation will take initiative. Ayoko na dito. Ako mismo, aalis ako sa sitwasyon na ito. Kaya nagbibigay ang Panginoon ng leader. Kadalasan kung magbigay ang Panginoon ng leader sa ating buhay ay mismong siya, pinagdaanan niyo yung pinagdaraanan niyo. Kaya meron siyang masasabi, meron siyang maipapayo, meron siyang dunong na maibabahagi sa inyo. My leader is. Sino ang leader nyo? My leader is God. Given. Pero tanggalin mo muna natin yung given. Basahin nyo, wala yung given. First and foremost, your leader, my leader, is God. But we cannot see God. Diba?
Ganong katalino ang Diyos, hindi nila ako nakikita. So magpapadala ako ng tao, yung kakulay nila, yung kasing katawan nila, yung pareho yung naiintindihan, yung kanilang sitwasyon, para nakikita nila. Ganun ang Panginoon, para makita mo kung paano niya binabago yung leader na dinala sa buhay niyo. Ngayon, kung ayaw magbago ng leader niyo, ayaw magbago. But for sure, ang Panginoon ay pumipili ng leader sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon, at itinatatag niya ito, dinadala niya ito sa buhay natin upang tayo ay makita natin ang pagkilos ng Panginoon at mabago rin naman ang ating buhay. What is a God-given leader? Okay? My leader is God, but God gives leaders whom we can see. A God-given leader means God-initiated. Si God na iinis na dun sa sitwasyon mo, kaya nagpapadala siya ng leader para mabago na yung buhay mo. Hindi siya inis sa'yo, naiinis siya dun sa sitwasyon mo. Yung misis ko po, kahapon, nag-Facebook ako, nakita ko yung post ng misis ko. Ano ang, sa Ingles, pero sa Tagalogin ko, ano ang tawag mo sa tao, alam na niya ang gagawin sa sitwasyon niya, pero ayaw pa rin niyang gawin. Ano ang tawag mo sa taong alam niya niya ang gagawin sa sitwasyon niya, pero ayaw pa rin niyang gawin? Hindi, tanga. Given na yun, lahat ng tao matigas sa ulo. Pero yung nakikita, sinasabi na sa'yo, ganito ang paraan para makaalis ka dyan sa sitwasyon mo. Kung ayaw gawin, sorry po sa salita, yun ay tanga, sa stupid. Kahit sa English ay stupid. Dahil sinasabi na sa'yo, ito, dito, ang Panginoon ginagawa nyo, He is our leader. Noong pamang nakalabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinasabi na niya, ito ang gawin nyo. Ito ang gawin nyo dahil galing pa sa lupang pangako. Sigurado ito. Para pag nakarating kayo ng lupang pangako, hindi na kayo umaasa sa hingi. Gagawin nyo yung pamumuhay na sinasabi ko sa inyo, at bubuhos na lang ang pagpapala sa buhay nyo. Ganun po yun. That's why God gives us leaders to show what kind of life He wants us to have. Ang Diyos ang pasimuno. Minsan po, God leads us to someone, or sometimes God leads a leader to you, at sometimes God leads you to a leader. Kaya minsan nagdadala siya ng leader sa buhay mo. Meron naman, ikaw naman, dinadala ka niya doon sa leader. Meron ba ang tamang leader sa bawat tao? Palagay ko ito, hindi ito biblical. Palagay ko meron. Maybe for a time. Nung ako po'y dumating sa isang church na nandyan sa Greenville, ganito po ang tawag sa akin ng aking mentor at pastor. A boy, trapped in a man's body. Mukha akong lalaki, may malaki ako, di ba? I'm 5'9". Pati puno naman yung katawan ko. Pero kung mag-desisyon ako, parang bata. Kung kumilos ako, parang bata. Magsalita ako, parang bata. So he called me, a boy trapped in a man's body. May ganun ba rito? Siyempre, hindi nyo aaminin, di ba? Pero pansinin nyo, madali ba kayong magalit sa misis nyo? Madali ba kayong magalit sa mga anak nyo? Kung kayo ay ganon, then ikaw ay isang bata na naipalaman sa katawan ng isang lalaki. Pag hindi mo mapigil yung emosyon mo, ikaw ay bata na nailaman sa katawan ng lalaki. Pag hindi ka makapag-desisyon ng mga tamang bagay at pinipili mo pa rin yung mga balak yun, you are a child trapped in a man's body. And you need a leader para hilahin ka doon. Kung magpupusa tayo, dahil sarap na sarap tayo sa hirap, sarap-sarap tayo sa kapos, kailangan mo ng leader na nakakita ng sitwasyon mo. Sino rito ang nag-chess? Dama. Sungka. Di ba pag nagsusungka, nag-chess kayo, may mga taong dumarating, nanonood. Sino mas magaling? Ikaw o yung kalaban mo? Yung meron, di ba?
Kasi sa taas na nakatingin eh. Ikaw ganyan nang tingin mo. Pos kasama ka sa sitwasyon. Pero pag may leader na dumating, may miron na nanonood, pero nakakainis, di ba? Nakakainis, di ba? Pinagsasabihan ka. Pero madalas tama sila. Minsan nagpapadala ng meron ng Panginoon sa buhay mo. Ayaw mong pakinggan. Kasi nasanay ka lang maglaro ng chess. Ang buhay ho, hindi laro. Ang buhay, hindi parang sine. Ano man ang natin sisunan mo at hinakbangan mo, hindi mo na mababawi yan. Buti na lang, may Panginoon. Hindi pala Panginoon. Panginoon. Na nagre-restore. Ano man ang sinira ng kaaway, o ano man ang sinira natin, o ano man ang binaboy natin sa ating mga buhay, nire-restore niya. Bagkos pinapalitan pa niya ng bago. Wala na yung luma, pinapalitan niya ng bago. Mag-isip kayo ng mga bagay na tila luma na sa buhay. Okay, mag-isip kayo. Pagsasalita, pag-ugali, pag-isip, kasangkapan, sige, isipin niyo. Sabihin niyo kay Lord, Lord, ayoko na nito. Inis na ako sa Kanya. Sabihin niyo kay Lord. Sabihin niyo kay Lord, Lord, alisin mo na. Give me a leader that would teach me to get out of my situation. Ngayon naman, kung may God-given leader, meron din naman hindi God-given. Sa pag-aralan po natin, yung ganitong kasabihan, man's will, man's way leads to death. Man's will, God's way is manipulation. God's will, man's way is foolishness. God's will, God's way is success. Pag nagkaroon ka ng leader, ikaw lang yung pumili, okay? Gusto ni Lord na may leader ka. Ikaw lang yung pumili dahil gusto mo may leader ka lang, hindi mo hinintay si Lord. Yun. Hindi si Lord nagbigay nun. Bakit? Meron ba na example sa Biblia? Meron po. Noong panahon ng propetang Samuel, nasa 1 Samuel 8, 6-7 po, ang sabi doon, but when they said, give us a king to lead us. Hindi ba ito rin po ang sigaw ng ating bansang Pilipinas? Bigyan mo kami ng bagong presidente para magbago ang aming sitwasyon. Ilang presidente na ang nahalal? Nagbago ba sitwasyon natin? Kaya nga nagumpisang bumoto. Sino ang 21 dito? 21. Dito bumoto ka ba? Yes. First time? First time mo? Bigyan kitang ko. Sino rito yung nakaka-8 beses na bumoto? Nagbilang talaga. Alam mo, bibigyan kitang premyo. Fifty-five na ho ako at ilang presidente na ang aking nakita, 8. Tuwing may eleksyon, tuwing magbabagong presidente, inaasahan ng bansang Pilipinas na may pagbabago. May nabago ba? Meron, presidente lang. Bakit? Atin-atin lang ito, bagamat kailangan nating sundin at walang gobyerno na hindi itinalaga ng Panginoon, ang naimbento ng taong gumiyerno na demokrasya ay hindi para sa Diyos. Democracy is for the people, of the people, by the people. Nasa ng Diyos. Kung ang taong nasusunod, then it is not God-given, it is man-made. But then, kasi yun ang pinag-ubayang pamahalaan sa atin ng Panginoon, sino yung pagsubok ni Lord, kailangan natin magpasakop. Naunawaan nyo, ngayon, nung panahon ni Samuel, sabi ng mga tao, give us a king to lead us. This is please Samuel. Nalungkot po si Samuel, kasi siya yung leader nun eh. Siya yung hubong, judge. Samuel is the last judge of the Old Testament. Huli siyang hukong, huli siyang leader na pinadala ng Panginoon sa buhay isang propeta. Kaya, siya nalulungkot dahil alam niya yung gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kakausapin niya yung kanyang mga nasasakupan, ang hiniram niyang Israel, at nangungusap siya sa pamamagitan ni Samuel para makita. Naintindihan niya na ngayon? Nangungusap si Lord doon sa leader
si Samuel, at kinakausap ni Samuel, ito yung sabi ni Lord. Bagamat lahat tayo ngayon, napapakinggan natin ang Lord kung gustuhin natin. Pero nagtatalaga ang Panginoon. You know talaga ang pattern eh. Pag nag-aaral kayo ng Biblia, tingnan niyo yung pattern. You know talaga yung pattern. Si Adan, okay? Si Noah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph. Meron nung talaga siyang tao na inaangat ng konti. Tingnan niyo kung anong gagawin ko rito. Yan din ang gagawin ko sa inyo. Tinagpala ba si Abraham? Okay, pag sinabi kong pinagpala ba yung pangalan, sabihin nyo, ganun din ako. Okay, pinagpala ba si Abraham? Pinagpala ba si Isaac? Pinagpala ba si Jacob? Pinagpala ba si Jose? Pinagpala ba si Jesus? Ganun pa rin. Kasi yung mga leader mo, pinagpala eh. Pero minsan, gusto natin gumawa ng leader para yung gusto natin ang nasusunod. Ganap tayo ng leader na sumasanghayon sa atin, yung hindi tayo sasalungatin, o yun yung ihahalal natin. Pero alam nyo, noong nagkaroon ng hari, ang Israel, kauna-una ang hari, ang pangalan niya ay Saul. Doon na nag-umpisa ang lahat ng balakyo sa bansa ng Israel. Dahil bagamat guwapo si Saul, matipuno, matangkad, hindi niya kilala ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Samuel, so verse 7, and the Lord told him, listen to all the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. They have rejected me as their king. They have rejected me as their leader. Sa tingin nyo, yung pastor nyo, padala ba ng Panginoon? If you reject your pastor, it's as if you're rejecting God. Mahirap kong sabihin to para sa akin, pero ito ho yung katotohanan. If you reject the leader that God has brought into your life, if you reject someone who is speaking into your life, the truth of God, you are not just rejecting that person. Ang nire-reject nyo, ang sinasabi nyo kay God, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Naunawaan nyo? Now, nais ko magkwento sa inyo ng isang sitwasyon. So nakita nyo na ano yung hindi God-given leader. Meron din yung church na yung leader nila ay not God-given. Inapportan sila ng mga tao. Okay? So, meron ho mga churches kasi na yung pastor nila inuutusan ng mga tao. Kung ano yung gusto nila, yun yung ginagawa ng pastor. Kung sino yung pinakamalaking mag-type, yun yung nasusunod. But not yung nupong. Ang nasusunod sa nupong, si Jesus. Ang pastor niyo po ay tagusunod din lang. Yung sinusundan ko ay may sinusundan din. Kung di ko na makita si Jesus sa kanya, hindi ko na siya susundan. Pero hanggang ngayon, mula nung una ko siya nakilala, nakikita ko ang ginawang pagbabago ng Panginoon sa kanya. At hanggang ngayon, binabago pa rin siya, binabago pa rin ako, at binabago tayong lahat. So gusto kong magkwento sa inyo, kilala niyo si David? Ayun o. Oh. Nakasal na yan si David. Si David at Goliath. Yan. Hindi ko sila mag-boyfriend, okay? Sila ko ay mag-aaway. So, ang kwento ko ay ganito. Meron hong champion ang mga Philistine. Ang Philistine sa Israelites ay mortal na mag-aaway. So, ang nangyari po, isang araw, dumating ang isang higante. Ang pangalan niya ay Goliath. At tinutokso, kinukutya niya ang buong Israel. Magpadala kayo ng representative niyo rito, yung pwedeng tumalo sa akin. Pag tinalo niya ako, magiging alipin niyo kami lahat. Pero pag tinalo namin kayo, kayong magiging alipin namin. So nung araw din yun, habang nagdadadaldal si Goliath, 40 days niya kung ginawa ito eh. May nangyayari naman sa kabilang ibayo.
Si David, sino ang tatay ni David? Sigurado kayo, si Jesse? Sigurado kayo? Dudo pa, si Jesse? Si Jesse. Kasi tatlong panganay na kapatid ni David, sumali sa sandatahang lakas ng Israel. So, ang sabi ng tatay ni David na si Jesse, anak, magdala ka ng keso, magdala ka ng tinapay, magdala ka ng pagkain doon sa mga kapatid mo. At pumalik ka rito, i-report ko sa akin kung ano ang nangyayari. Tandaan po natin, si David din ay may trabaho. Dalawa po ang trabaho ni David. Una, siya po ay pastol. Nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama. Pangalawa, siya po ay armor bearer ni Saul, ni Haring Saul. Tagadalahusan yung mga sandata. So yung may gera, may dala siya o may dala. So, nung panahon yun, nandun siya. Ang maganda ko kay David ito eh. Hindi niya kinakalimutan yung responsibilidad niya sa tahanan ng kanyang ama. Armor bearer siya. May trabaho siya sa karian ni Saul. Pero nagpapastol po siya. Sana makuha niya. Hindi ho niya kinalimutan ang sarili niyang tahanan. Pinaglingkuran niya ang kanyang ama. So, inutusan siya, agad-agad umalis siya. Anong ginawa niya? Inipon niya lahat ng pinapadala ng kanyang ama. At dahil siya'y pastol, mababasa niyo po, iniwan ni David yung kanyang inaalaga ang tupa sa ibang pastol na katulad niya. Mga magulang, huwag niyong iiwan ang inyong mga anak sa kung sino-sino lang. Siguraduhin nyo na ang concern nyo sa kanila at ang concern ng pag-iiwanan nyo ay mas matindi pa o pareho lang sa inyo. Kung hindi, mapapariwara ang inyong mga anak. Ayun si David. Ganyang klaseng leader si David. Hindi ko iiwan itong mga alaga ko sa basta-basta. Kailangan katulad ko rin, shepherd. Kailangan katulad ko rin, pastor. So, iniwan niya yun, bago siya umalis, inayos na lahat yung kanyang iiwanan, hindi lang siya basta umalis. So, inayos niya na kanyang daladalaan, dating siya, nakita niya, narinig niya, nagsasalita si Goliath. Oh, kayo mga Israelita! Sino man ang gustong lumaban sa akin ngayon, pumunta rito. Hindi na kailangan maglaban ang ating dalawang sandalahang hukbo. Ako na lamang, at kung sino man ang lalaban sa akin. Ganun. So, dalawa na lang sila maglalaban. Narinig ni David. Narinig niya. Sabi niya, sino ba itong sigaw ng sigaw na to? At saka ano bang gagawin sa taong makakatalo dito? Interesado si David eh. Tapos narinig niya, alam mo ba, ganito daw, pag natalo daw kung sino man sa atin, yung higanti niya, si Goliath, una, mapapangasawa niya ang anak na babae ng marido. Gusto kaya ni David yun? Yung mga wala pang asawa dito, gusto nyo ba makapangasawa ng prinsesa? Tinga. Ay, ano? Yung mga wala pang asawa, ato, gusto mo makapangasawa ng prinsesa? Punta ka sa Palawan. So una, mapapangasawa, kung sino man ang tumalo kay Goliath, mapapangasawa niya ang anak na babae ng hari. Okay, anak na babae ha. Pangalawa, wala ho siyang tax. Hindi siya magbubuwis. Exempted dyan. Okay? So hindi siya nakontento, ikot siya ng isip. Anong gagawin pag natalo niya yun? Ikot siya ng ikot. Tapos nakakita siya ng panganay na kapatid niya. Ba't ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Tikas talaga ng ulo mo, di ba? Dapat nandun ka sa bahay natin eh. Dapat nag-aalaga ka ng tupa. Mososo ka rito, no? Sabi niya, hindi. Inutusan ako ni tatay. Ito yung pagkain niya. Narinig niya na naman niya si Goliath. Nagsasalita na naman. Nagdadadaktak na naman. Hindi na siya nakatigis. Nainis na siya. He took initiative. Pumunta siya sa hari, ang sabi niya kay Saul, ako lalaban sa kanya. Sabi ni Saul, ikaw? Siguro si David, mga 15-16 years. Ikaw? Kilala ni Saul eh, kasi armor bearer. Ikaw ang lalaban, hindi ba nakabit-bit lang kita? Ikaw ang lalaban? Pero sabi ni Saul,
So, sige. You have my blessing. Ikaw na dumapat. Binigay ni Saul yung armor niya. Lahat binigay niya. Sinuot na naman si David. Masunurin si David sa leader niya. Bago siya umangal, sinusunod muna niya. Tandaan niyo to, ha. Kung may leader kayo, bago kayo umangal, sumunod muna kayo. Yan din ang turo ng leader ko eh. Yung number one leader ko sa buhay ko. Yung batay ko. Sabi niya sa akin nung bata ko, anak, bago ka magreklamo, sumunod ka muna. Kung bago kayo magreklamo, sumunod muna kayo. So sumunod siya. Nung nakita niya, hindi ako makakalaban dito. Bigat. Hinubad niya. Kinuha niya yung kanyang tirador at limang bato. At hinarap niya si David. At nagkakawa. Kanina si Goliath nagkakawa. Ngayon naman si David. Ano ginagawa ko rito? May mga pasibat-sibat ka pa. Ako nandito ako para talunin kita sa ngalan ng aking Diyos. Yun lang lagi sinasabi ni David. Sa pangalan ng Diyos. Sa ngalan ng Diyos at Hari ng Israel. So, paulit-ulit niyang sinasabi yun. At tumating na nga yung panahon, nagsagupaan sila, kumuha si David ng maliit na bato, nilagay sa kanyang tirador. Ang tirador mo nun, di ganun eh. Yung iniikot na ganun. Tapos binitawa niya, kumama sa noo, si Goliath, natumba si Goliath. Nung natumba si Goliath, kinuha niya yung espada ni Goliath. Anong ginawa niya? Tinugot niya ang ulo. At siya ay nagtagumpay. What is a God-given leader? Tingnan mo natin sa 1 Samuel 17:17-51. A God-given leader knows how to follow his leader. Kung meron nung kayong leader sa buhay nyo, malalaman nyo na God-given leader siya. Kasi siya mismo, hindi lang siya nagsasabi, "Hoy, sundin niyo ako!" Hindi, siya mismo marunong sumunod. Mag-imbestiga kayo sa mga leader nyo. Yung ba nagpapasunod sa inyo, marunong din sumunod? Kasi kung hindi, hindi leader yon. Sabi nga ni Ate Dorn, boss. Maraming boss, kahit sa gobyerno natin, maraming boss. Gusto nila change, pero sila ayaw nila mag-change. Sa church, marami din yan. Gusto nila ng pagbabago sa church. Kaya yung pastor mismo, yung leader mismo, ayaw magbago. So pati yung nasasakupan niya, hindi nagbabago. Dahil isa lang po ang susi para sa pagbabago, pagsunod. A God-given leader knows how to follow his leader. Alam, okay? Alam ni David kung sino ang tao na unahang susundin niya. Sa tingin niya sino? Ang Diyos. Pangalawa, yung God-given leader sa buhay niya, ang pangalan nun, Jesse. Tatay niya. Mga anak, meron na po kayong God-given leader dahil hindi niyo po pinili ang inyong mga magulang, lalo na ang inyong mga ama. Yan po ay initiated by God. Mga anak, sundin niyo ang inyong mga ama, ang inyong mga ina, ang inyong mga magulang. Because they are God-given leaders in and for your life. Huwag na kayo maghanap pa ng iba. Si Jesse, si David, alam niya yun eh. Kahit may trabaho siya, bilang taga-bitbit ng sandata ng Haring Saul, hindi niya nakakalimutan tulungan ng kanyang ama. Hindi niya nakakalimutan yung responsibilidad niya sa bahay. Mga anak, huwag mo natin idahilan na busy ka sa pag-aaral. Marami kang ginagawa, kaya hindi mo nagagawa yung responsibilidad mo sa bahay. Ang bottom line mo niyan, kahit first honor ka, pero wala kang natutunan sa bahay, kulang ang natutunan mo. Si David, di naman niya inakala magiging hari siya. Ang gusto lang niya, sumunod sa tatay niya at gawin yung responsibilidad bilang isang armor bearer. Yun lang, babalik-balik siya. Wala siyang pakailang po
kong magpabalik-balik siya. Mga anak, huwag po kayong manghinayang sa pamasahe. Huwag po kayong manghinayang sa panahon. Kung ang pabalik-balik na ito, ikaw ang makikinabang. Kahit magpabalik-balik ka sa bahay nyo, sa eskwela, bahay, eskwela, church, bahay, eskwela, okay lang yun. Dahil pagdating nyo sa hustong gulang, babalikan mo ang pinagdaanan mo at sinabi mo, sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang pinagdaanan ko yun. Ganyan ho, klaseng leader ko galing. He knows how to follow his leader. Ang tatay niya. Pangalawa, isa ho, nagpaalam siya. Hindi naman niya basta sinugod si Goliath eh. Pumunta siya, alam niya, nagtanong-tanong siya, pero hindi siya nagpaalam sa mga tao, nagtatanong lang siya doon sa gantimpala. Dumiretso siya kay Saul. May access siya eh, because he's an armor bearer. Sabi niya, ako po ang lalaban. Sinasabi niya kung anong gagawin niya, pero humihingi siya ng blessing. Ako po ang lalaban. So ang daming sinabi ni Saul, pero ang sabi ni David, pastol po ako. Pag yung mga kawan ko po ay inaatake ng oso at leon, ako mismo ang humaharap, binubok ako yung bibig nila. At ang sabi ko sa Biblia, pareho niyang tinalo ang leon at oso. So marunong pong sumunod ang God-given leader. I want to stop for a while. Ito muna po ako. You close your eyes. And ask yourself, do you know how to follow your God-given leader? Please, ask yourself. Be honest. Kung meron kang God-given leader sa buhay mo, and you believe you have, sinusunod mo ba siya? Dahil kung sinunod mo siya, nung una kayo nakita, matagumpay ka na sana. Sayang ang panahon. But still, because God is good and faithful, He will always give you a leader that will help you get out of your situation. Pangalawa po, a God-given leader is a God-given leader is loud! A God-given leader is loud! Yan. Nang nag-attend po kami ng seminar, sabi ng pastora na nagsasalita, the loudest, the winning team is the loudest team. Kung sino daw yung maingay, siya yung panalo. Tanong ko, okay, kung sang-ayon kayo, sasabihin ko, sumigaw kayo, okay? Kahit ano, panalo ba kayo? Yes! Bakit? Nanalo ni leader niyo si Jesus eh, di ba? My God, my leader is God. Nagpadala si God ng Jesus. Jesus is victorious. From the cross, tinalo niya po ang kasalanan at kamatayan. Ewan ko kung ano pang hinahanap natin. Dalawa lang naman po ang kaaway natin. Kasalanan at kamatayan. Hindi niyo naman kaaway ang katabi niyo. Tingnan mo yung katabi mo. Mahabang kaaway mo yan. Pag inaaway mo yan, awayin ka rin ni Lord. Bakit? Mahal na rin yung kaaway mo eh. Sabi nga ng Bible, love your enemy. Kung mahal mo lang yung gusto mong mahalin, anong biyaya ang tatanggapin mo? Because even Jesus loved his enemy. Pinatay nga siya eh. Pero ang sabi niya, forgive them for they know not what they do. Subukin mong mahalin yung kinaiinisan mo pag di ka pagpalain ni Lord, higit pa sa iyong inaakala. A God-given leader is love. His presence is evident. Ramdam mo na nandyan siya. Gusto mo lagi siyang nandyan kasi nagdadala siya ng saya eh. Hindi lang malakas ang boses niya. Okay? Ramdam mo talaga, naaalala mo yung mga sinasabi niya, naaalala mo yung mga ginagawa niya, kung paano niya hinaharap yung mga sitwasyon sa buhay. Malakas na ang boses niya, ginagawa pa niya yung sinasabi niya. Yung sinabi ni David eh, papatayin kita sa ngala ng aking Diyos. Kasi hindi siya tumakbo. Pinatay niya talaga, pinubutan pa niya ng ulo si Goliath. Ibig sabihin, may integridad ang God-given leader. That's why he can be loud.
Dahil ginagawa niya yung sinasabi niya. Baliktad yung ano eh, yung gusto mong gawin, sinasabi mo muna. Hindi, yung sinasabi mo, gawin mo. Huwag mo sabihin yung di mo kayang gawin. Maganda, yung alam mong gawin, ituro mo sa iba, lalo na ito ay gawin. Ang sabi ni David kay Saul, don't worry about these Philistines. David told Saul, I'll go fight him. Huwag ka magkalala. Akong bahala na. Yung sabi niya sa dito. David knew how to follow. And at that particular opportunity and time, dumating up, David rose up. Pasto lang si David eh. Nagturo lang sa kanya yung tatay niya. Pero nung may problema, okay, sa kanya kasi hindi problema yan eh, pagsubok. Kaya tinapatan niya eh. Hindi problema na nandyan si Goliath sa kanya. Pagsubok to, kailangan harapin ko to. So walang gusto mong marap, ako ang haharap. Turuan ko kayo. Isa sa pinakamadaling paraan para maging leader is to be a problem solver. Pag marunong ka mag-solve ng problema sa'yo, wala kang tao lalapit sa'yo. Pero kung ikaw ay bahagi ng problema, walang lalapit sa'yo. Pero kung ikaw ay marunong mag-solve, kahit sa buhay mo nakikita nila, magtatanongin sa'yo. David knew how to solve problems. May higante na laban ng patok. But hindi lang siya malakas ang bote. He made his presence known. Sa mga tao, pagdating pa lang niya, sa mga kapatid niya, alam na nandun siya. Pagdating kay Haring Saul, kinausap niya. At pagdating sa kaaway, sabi ni Goliat sa kanya, yan, liit mong yan. Tapos may dalang kapagpatpat. Anong alam mo sa akin? Aso? Sabi ni David, hindi. Papatayin kita. Yun ang gagawin ko. Dahil kinukutya mo ang aming hari. Kinukutya mo ang aming Diyos. Kinukutya mo ang lupang hinirang ng Diyos. Papatayin kita. Yun ang sabi ng kitulay. At ginawa niya yun. And he made his presence known. That everywhere he goes, alam na dumaan sa doon. Alam ang mga ginawa niya. Alam ang mga desisyon niya. Mga magulang, let's make our presence known sa ating pamilya. Ay kaya kami ganito kasi si Daddy nagdesisyon. Kaya kami umangat kasi yung tatay ko tinuturuan kami. Make your presence known. Hindi ho trabaho ang mag-aangat sa buhay niya. Si Lord lang. It took me some time to say this. But after 25 years of being with the Lord, masasabi ko sa inyo, walang nag-angat ng buhay ko, si Lord lang. Yung iba sa atin dito, yung lagpas na ng 40, sino ba lagpas na ng 40 dito? Nag-aalala kayo, di ba? Baka wala ng trabaho para sa inyo. Sa labas, wala. Pero sa kaharian ng Diyos niya. Sino ba ang naghahanap ng trabaho dito? You make your presence known. Oh, ito. Ako na naghahanap ako ng trabaho. Pumunta ako sa isang lugar. Ano mo bang meron dyan? Sinagot nila ako, meron daw dito, artist and repertoire manager, dito. Sa loob, hindi. Alam ko yan, may alam ako sa music eh. Tungkol ba saan yan? Yung music, tatapat mo dun sa singer. Pag ikaw mag-decision kung anong lalabas sa market ng mga gusto. Okay, kaya ko yan. Nagtaya ko. Natanggap ako. Pero yung alam ko, ganun na. Pumasok lang ako. Nung lumabas ako after 3 years, kasi nagpasto na ako, ganito yung alam ko. Ano?
Yung konting alam mo, kayang palagoy ni Lord, nasa sa'yo na yan, if you will make your presence known. Magaling ka nga, wala naman nakakalam na magaling ka. Meron kang alam, wala naman nakakalam. Paalam mo. Pinaalam ni David, pasko lang siya, pero pinaalam niya na kaya niyang talunin niya ni Gante. Paalam natin sa ating komunidad, paalam natin sa ating pamilya. Andito ako, wala tayong problema. I'll tell you why. Pag nanahimik po tayo, kikirahin tayo ng kaaway. Okay? Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, ang pinakamaingay na lugar paglingko ay hindi palengke, ang simbahan. Dahil nagpupuri ang mga anak ng Diyos. Pag nanahimik to ako tayo, kikirahin tayo ng kaaway. Habang tayo nagpupuri sa Panginoon, as long as we make our presence known, hindi na tayo kayang talunin. Pinakita ko yun ni David. Because he was a God-given leader. He was loud. He made his presence known. Pangatlo, a God-given leader knows his strength. And he uses his gift from God to lead. Alam nyo ho yung kakayanan nyo. Alam nyo kung saan kayo magaling. Tipin nyo. Pero ho yung chismis, oh. Saan ho kayo magaling? Tipin nyo. Yung iba, sa self group namin, tinanong ko yung kusang sa magaling, kung ano yung gagawin mo, kahit di ka bayaran, ako magaling. So lahat ko kami, ang lahat sinabi nila sa akin, yung galing ko daw ay sa pag-awit. Pero hindi. Ang pag-awit ko po ay regalo ng Panginoon. Acknowledge ko yan. Pero ang galing na ibinigay sa akin ng Panginoon is, I can put people together. Just give me one arm. Yun yung binigay sa akin. At hindi ko nalaman yon hanggang naging tapat ako sa Panginoon. Nakita ko na ho yun eh. Right now, I can put a band for you. Just give me one arm. Kailangan nyo ng banda? I will put it for you. Just give me one arm. Here, I can put it so easily. Kasi I can pinpoint people. Sige, I'll put the band. Sige, dito magtug dito. David, tayo ka. David, tayo ka. Elton, tayo ka. Rainier, tayo ka. Janeline, tayo ka. Nibanda na ako. Huwag na hanapin kung kompleto sila. But I have three people who play the guitar. I have two people who play the guitar and sing at the same time. I have a woman who sings and a man. Sapat na sa akin na. Mapapatakbo ko na. Pwede na ako mag-umpisa ng praise and worship nila lang. Idadagdag na lang ng Panginoon. Maraming salamat. Nakita niyo ba silang tumugtog dito kanina? Gamitin niyo yung galing niyo. Kung magaling kayong kumain, mag-imbita kayo lang kumain at i-share yung gospel. Hindi, hindi ako nagbibiro. Gamitin yung strength, yung galing nyo. Huwag kayo kung okay na maging inspirasyon ng isang pastor, ng isang leader. Pero hindi kailanman kayo magiging katulad nila dahil ginawa kayong iba ng Panginoon. Tama si David. Ako po ang lalaban dyan. Nag-isip muna sa taon. Nung sinabi ni David yung testimonya niya, tinalo niya yung oso at leon. Nakumbinse ang Haring Saul. O sige, go ahead.
sabi ni Saul. So, ibinigay, bilang respeto, binigay ni Saul yung armor niya. Ganito lumaban eh. Pero David knew his strength. Hindi yung strength ko wala sa armor eh. Mas matindi ako, mas magaling ako kung hindi ko suot dyan. Hindi ako pwedeng maging ikaw. Alam niyo David yun, a God-given leader knows his strength. Ang strength niya ay gumamit ng tirador. Dahil ilang beses niya ginamit yun sa pagliligtas at pagpuprotekta sa kanyang mga tupa. Bato at tirador. Doon siya magaling. Saan ka magaling? Magaling ka ba magsalita? Maghayag ka ang salita ng Diyos. Ulitin ko, magaling ka ba kumain? Kung magaling ka kumain, ibig sabihin, alam mo ang iba't ibang lasa ng pagkain. Masasabi mo kung anong masarap at kung ano ang hindi. Pwede ka ba magkatrabaho? Meron. Meron nga nagkakatrabaho dyan sa pagtikim lang ng alak. Punos, ang tawag mo, punos doon. Sila nagsasabi kung itong alak na ito ay tama na ang lasa niya, tama na ang timpla. Magaling ka ba sa business? I-share mo. Magaling ka magluto? Huwag kang magsawang magluto kahit walang bayad. Nung ako ay nag-umpisa sa Panginoon, lahat na mag-imbita sa akin, kasi alam nila, tumutugtog ako at kumakanta ako. Di ako nagpapabayad. Hindi ko iniisip kung may tatanggapin ako o wala. Basta pag sinabi nila, sama ako. Minsan po, naimbitahan ako sa fundraising kasi tatayo nila yung church nila. Pakesan po yun. So, tumugtog kami, nakaligit po ng malaking pera, yung nag-organize, binigyan kami sa isa. Binigyan niya ata kami ng 2,000 hits. Nung naibigay na, sabi ko, hindi ba kaya tayo tumugtog, kailangan niya ng pera? Oo. Oh, pukunin ko lang yung tithes ko, inoko yung 200, yung 1,800 tumuli. Para kay Lord kasi ito, eh, pwede na ako. Binalik ko na yung 1,800. I use my strength to reach out people. Meron akong kakilala. Nung nakilala ko sa 18 anos pa lang siya. Ang galing daw mag-bass. Ang galing mag-compose. Ang galing kumanta. Galing ko siya sa unang church namin. At ako'y nagtatrabaho ng sa isang Christian recording company. So sabi ko sa kanya, bakit hindi ka mag-recording? So nag-recording ko siya. Kaya lang, ang balak niya sa buhay ay sumikat. Ang sabi ko sa kanya, huwag mo nang pasukin yung pinasok ko. Tatagilid lang ang buhay mo. Alam ko ang buhay sa music industry. Huwag mo na akong gayahin. Walaan niyo, anong ginawa niya? Ginaya pa niya ako. Gusto niya sumikat. Sumikat? Sumikat siya. Hindi lang dito, sa ibang bansa pa. Pero minsan, noong 2004 or 5 po yata, nung nasa Estados Unidos po kami ng mag-asawa, nakita ko siya sa church na lagi namin pinupuntaan. Ang sabi niya, Kuya, bumalik na ako. Tama ka pala. Sana hindi ko na ginawa. Yung ginawa ko. Ganun pa man, nakabalik ko siya. Nagsikap siya sa home praise and worship coordinator ng church na yun ngayon. And at that time, the only strength I knew within me was to help people and see the potentials of people in their talent, yung skill nila, at bigyan sila ng break. Sabi nga ni ate nyo, ayan, Leo, makaling ka na. Kasi po, sabi niya sa akin, Kuya, anytime na pumunta ka sa street, sa akin na kumilang. Eh, dalawa lang mo sila eh, mag-asawa. Yung swimming pool yung bahay nila, maraming kwarto. Tatlo yung kotse niya. Sabi ni ate niya, yung itinanim mo 18 years ago, kumaani ka na kahit ang mamagpunan. Pag ginamit niyo ho, yung galing na binigay sa inyo ni Lord,
kahit saan kayo magpunta, hindi ho yan pwedeng nakahuntin. Bagkos pag di nyo ginamit yan, mapapanis lang. Umawala pa? Hindi. Mapapanis. Hindi nyo mahahasap. Ngayon pa lang, habang naririnig nyo ako, isipin nyo na, anong galing ko? Gagamitin ko to para kay Lord. Gagamitin ko to para maglingkod sa leader ko. Gagamitin ko to para maglingkod sa ibang tao. Dahil malamang yung isang susi dun sa sitwasyon ng komunidad ng batasan nasa sayo, hindi mo lang pinipilit. It's about time we educate. Pilitin mo na yung susi at ang susi ay ikaw. You know that the God-given leader is God-given because he uses his strength. Saka isang strength pa ho ni David, di ba ho pastor siya? Di ba pastor siya? Yung care niya sa tupa, dinaan niya dun sa mga tao, dinalan sa mga tao. Di ba? Pag ang tupa niya ay inaatake ng oso at leon, sino mo maharap? Sino maharap? Him being the shepherd, him being the leader, siyang humaharap. Nakita niya, pagpunta niya ito, yung mga tupa ng Israel, nilulusog ng oso, ng leon, ng higante. Pareho lang. Tupa at tao, pareho lang. Hindi ba tayo ang tupa ng ating Panginoon? Pero sana huwag tayong mag-ugaling tupa. Dahil ang sabi nila, ang tupa ang pinakatangang hayop sa mundo. Yun ayaw natin yun. Ang gusto natin, maging leader. One day, sabi mo, one day, I will be a God-given leader. Sabi mo, amen. Yan ha? Sige. So, pang-apat, a God-given leader knows his enemy and eliminates it. Tingnan mo nga uli sa tabi mo. Nasa likod mo. Nasa harap mo. Okay? Hindi yan ang kaaway mo, kakampi mo yan. Iisa lang po ang kaaway natin. Demonyo. Demonyo lang po ang kaaway natin. So huwag mong hayaang demonyohin ka. Huwag mong hayaang baboyin ng demonyo ang buhay mo. Dalang mo ang kaaway natin. Kaya kung mahalaga, kaya tayo may nagde-devotion para marinig natin si Lord. Kaya kung tayo may share group. Para pag inaatake ka, may matatakpuhan ka, hindi mo sinusolo. Pag sinolo mong laban, matatalo ka. Bagamat si David siya lang humarap, alam niya, kasama niya ang Diyos. Alam niya, nang pumunta siya sa harapan ni Goliath, kasama niya ang buong Israel dahil nire-represent niya as a leader ang buong Israel. Ikaw, pag inaharap mong buhay, isipin mo, hindi lang ikaw mag-isa. Meron kang kasama. Kasama mo ang cell group mo. Bagkos kasama mo ang spiritual na pamilya mo. Huwag mong sosolohin ang sitwasyon mo. Kaya ka natatalo. Sinosolo mo. Pag sinolo mo, kaninong boses ang narinig mo? God speaks to the assembly. God speaks to the congregation. Malamang may sinabi si Lord sa'yo. Pero kailangan i-confirm mo yan doon sa mga taong nakakakilala sa'yo at malapit sa'yo at sa mga taong nagke-care para sa'yo. At that time, David knew exactly who was the enemy. Hindi yung kapatid niya. Kasi yung kapatid niya, oh, andito ka na naman. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi yung nakaaway niya. Alam niya. Hindi, nagmamutusan ako ni tatay. Tapos punta siya kay Saul. Sinabi niya sa lalaban. Hindi bumilib agad. Diba? Nag-isip pa. Kundi siya nagkikwento ng testimony niya. Hindi ba kukumbisi si Saul? Pero alam ni David, hindi sumamaloob niya na hindi ito ang kaaway. Pag pinapagsabihan kayo ng mga kapatid niyo, hindi sila kaaway niyo. Pakinggan niyo baka may katotohanan niyo sinasabi nila. Kaibigan niyo, ka-cell group niyo. O pinagsasabihan kayo ng leader niyo, pakinggan niyo. Baka may katotohanan niyo sinasabi nila. Wala, di okay. Pero hindi sila ang kaaway. They're not the enemy. Isa lang ho ang kaaway ng church, si Satanas. At pipilitin niyang buwagin ang ating samahan. Pipilitin niyang buwagin yung pagkakaisa natin. Dahil kung isa-isa tayo, matatalo na tayo. Pero kung isang buo tayong pamilya, hindi niya tayo kayang baggain.
Sa'yo maliit, tayo'y malaki, tayo'y higante. And a God-given leader does that. Kilala niya kung sino ang kaaway. Kapatid, kilalanin mo kung sino ang kaaway mo. Hindi yan yung nanay, tatay, kapatid, anak mo. Hindi yan yung asawa mo. Ang kaaway mo yung demonyo na pumipeste sa buhay niyo. Harapin niyo siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung sinasalanta ng higanteng kaaway ang tahanan niyo, magsalita kayo. Yun ang ginawa ni David eh. Kilala niya eksakto, hindi siya nagsalita laban sa sinabi ng kapatid niya. Hindi siya nagsalita dahil hindi bumilib agad si Haring Saul sa kanya. Nagsalita lang siya nung narinig niya na ang tunay na kaaway ang nagsasalita. Kapatid, alamin mo kung sino nagsasalita sa buhay mo. Baka mahal mo sa buhay yan, hindi kaaway. Nasasaktan ka lang kasi yung pride mo, nagukuhitan. Kahapon ko, nagpunta ako sa aking tiya para humingi ng tawad. Hindi ko naman siya inaway, pero sumama ang loob ko sa kanya. Dahil parang pakiramdam ko lang, hindi niya ako pinapagtatiwalaan. Pero pagkatapos ng suriin yung mga bagay at pakinggan yung mga taong malalapit sa kanya, napag-isip-isip ko, mali pala ako. May mali pala si Pastor. Oo, nagkakamalilis si Pastor. Pero si Pastor, pag-uwi ko pa lang sa bahay, pagpasok ko pa lang ng bahay ng tita ko, pinakausap ko sa Pastor. Tita, sorry. Mami rin ang tawag ko sa kanya. Mami, sorry. Nagkamali ako. Alam niyo, bago ako bumuwi, anong ginawa ng tita ko? Nag-sorry ko sa akin. Kasi muna ako nagpakumbaba. Muna, pamangkin lang ako eh. Tiyaw ko siya. Pangalawa, pastor ako eh. I lead by example. Kung ang pastor nyo kaya magpakumbaba at humingi ng tawad, hindi nyo ba kaya gawin? I lead by example. So, umalis ako doon, ang saya-saya ko. Pagdating ko ng bahay at binuksan ko ang pinto ng aming bahay, pinagalitan ako ng hindi. Sabi ko na sa iyo eh, pinatagal-tagal mo pa yan. Nag-init ang ulo ko. Kasi tuwan-tuwa ako eh, di ba? Sabi ko sa kanya, tinaramdam kong galit ako, tinaramdam niya ang galit sa akin. Pero ito po eh, nag-decision kami, hindi na kami mag-aaway. Sabi ko, sorry. At proud naman sa akin na ako ay nag-sorry at nag-humble ako sa akin. Ang sabi na sa akin, eh, gusto kong mag-aaway. So, nag-aaway po sa akin. At tinanggap ko yun, dahil mali ako. Pero pagkatapos ng isang minuto, katapos ng gawin ko yung gagawin niya. Masaya na kami. Kasi hindi ho kami magkaaway. Hindi ho yung kita ko ang kaaway ko. Ang kaaway ko po ay suka na nagtatakang humira ng relasyon ko sa misis ko at relasyon ko sa aking mga kamag-anak. Bakit? Kasi naalala ko po nung araw, lagi kami magkakasama. Every Sunday nagre-reunion kami. Kumakain kami. Ang daming pagkain. Eh ngayon, 55 na ako, hindi ko na ho nakikita yun. Sabi ko, Lord, pwede mo bang ibalik yun? Yung mga panahon na nagsasama-sama ka rin. Siyempre, yung pagkakaisa ng relasyon, yung pagkakaunawaan, yung ba'y gusto ni Satanas? Papatayo siya. Hahaltang siya. Mananakot siya. O, pag ginawa mo yan, sabihin nila, tuwag ka. O, ba't mo aaminin mali ka? Eh, sino yung mali? Sa pamilya ko, it doesn't matter kung sinong mali o kung sinong tama. Ang mahalaga, yung sinasalba mo, yung pamilya mo. Hindi ko pataasan ng ihi ang pamilya. Isa lang ho ang kalaban natin. Isa lang yung ihian natin sa tanan. Ang daan yan, ha? Kung may nangyayari sa mga relasyon nyo, yan ang unang titirahin ni Satanas eh. Relasyon. Totoo. Dahil pag nagkariwahiwalay tayo, hihina eh. Pero pag magkakasama tayo, ang sige nyo, pag magkakasama tayo, ang dami natin nagagawa. Pakiplas ka mo ngayon. Diba? Marami tayong nagagawa. Kaya nga tayo ngayon ganit sa batasan eh.
Una, 10 tao lang, naging 2 po, naging 3 po. Mapupuno pa to. Siguro magkakaroon tayo ng mga 4 na service. Diba? Merong youth, merong adult, merong kid, meron pang LGBT. Gusto kong magkaroon ng service ng LGBT. Totoo lang. Yung mga hindi alam pa kung ano sila, gusto kong magka-service ng ganun. Kasi gusto kong tulungan eh. Kasi mahal din sila ni Lord. Siguro ang pastor mo, si Rainya. Anong kamay? Pag siyempre po kasi namin si Rainya, laging umupo yan sa kanan ko. So, sayo na sa kanan kamay ng leader. So, tandaan nyo, a God-given leader knows his enemy and eliminates it. Kilala ni David kung sino lang ang kaaway. Anong ginawa niya? Nung tumumba yung kaaway, anong ginawa niya? Tinanggal yung ulo. Tanggalin nyo yung ugat ng problema sa buhay ng pagpasilin. Huwag nyong panatilihin. Para niyan eh, sakit yung sintomas lang. Pag uminom kayo nita ng gamot, yung sintomas lang, ang sakit ng ulo niyo, sakit lang ng ulo ang nawawala. Pero kung saan galing yung sakit ng ulo, hindi nyo na-address. Kung meron kayong pinagdaraanan sa buhay, address nyo yung ugat. Kaya na, ito ah, ang ugat ng problema sa Pilipinas ay hindi kahirapan. Hindi rin korupsyon. Ang ugat, ayaw maniwala ng Pilipino sa tunay na Diyos. Yan, ang ugat. Unbelief. Ikaw na naniniwala sa Diyos, mamumurap ka ba? Ikaw na naniniwala sa Diyos, maghihirap ka ba? Ang sabi ni David, bata pa ako, tumanda na ako, wala pa akong nakitang matuwid na nagutom. Yan ang sabi ni David, wala pa siyang nakitang matuwid na nagutom. Okay? And lastly, a God-given leader is on your side. Yan ay papaliwanag ko next week. So ngayon, so kung isipin nyo, meron ba kayong God-given leader sa buhay? I want all the cell leaders to bring men. All the cell leaders. If you have a cell group, you stand up. If you're taking care of people, you stand up. Kailangan may dalawa o tatlo ka. May dalawa ka o tatlo. Pag may dalawa o tatlo kang inaalagaan. And where are they? Nasaan sila? Nasaan yung mga inaalagaan? Right? It's a God-given leader to them. You have to take them here. It is not enough na pinapastor nyo sila sa labas. Always bring them to the kingdom. And I thank you because for me, you're God-given you. And I hope you can pwede nyo dalhin dito yung cell group nyo. Hindi need po yan. Ang tupa ni Lilith. God-given leader. Remember this. Kung ano kayo, ganun rin lang sila. What you do is what you're gonna show them. What you speak and do is your integrity. You command them by your authority. And you gain authority because you do what you speak. Most especially, to your God-given leader. Pwede bang tumayo yung mga taong under sa mga leader na ito? And can you go to them, please? Go to your study.
Don't hear that, sir. Do you know your God given either go to them? Kung wala pa ako kayo, you can choose. Ito yung mga cell leaders. Mamili po kayo. Pwede po kayong mamili at this point. May tanong po kayo sa inyo. Yung God-given leader nyo ba tapat sa inyo? Maging tapat din kayo sa kanila. Pinapakita ng Panginoon yung katapatan niya sa pamamagitan ng leader niyo. Tugunin niyo rin yung pinapakita ni Lord. Hindi ho yan kung may time. Hindi ho Facebook ang God-given leader. Hindi yan pwedeng kung may time. Ang God-given leader ay binibigyan ng panahon. Kalbarang araw, ikaw rin ay magiging leader. At sa ayaw mo sa gusto kung ikaw ay magulang, ikaw ay leader. Sa ayaw mo sa gusto, ito lang, ikaw ay leader. Are you God-given? With a character that chooses to demonstrate. Padaliin po natin ang trabaho ng ating God-given. Ito lang naman po yan. Sumunod ka. Muling ka sa oras. Kung dati ikaw ay bahagi ng problema dahil binigyan ka ng God-given leader, magiging bahagi ka ng solusyon. Simula sa araw na ito. Cell groups, I wanted to pray for your people. Come on. You pray for them. You bless them. Alalahanin mo yung mga nila. Kunin mo yung mga numbers nila. God gave you to them. If you are a God-given leader, then God gave you a flock as well to take care of. Cell leader, simula ngayon, babantayin nyo ang inyong tupa. Huwag nyong hayaan pa silang magpakalaot. Ang tupa, ang tunay na tupa, mawaglit lang sa paningin ng kanyang pastol, hinahabol na. Tao yan, kapatid. Huwag mong hayaan magkamali pa yan para mahuli mo. Iligtas mo sila. Iligtas mo sa kala sa pamamagitan ng galing na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. At kayo naman, nakasama nyo ang inyong senator. Maribang sariwain nyo ang inyong commitment sa kanila. Kung lagi kayong wala, hindi kayo nakakapunta, maribang magtatag kayo ng panahon kung saan talaga kayo pwedeng magkita at tutuparin nyo na magiging magkakaroon kayo ng integridad dahil sa araw at oras na yon magkikita kayo bilang isang cell group. Sige, mag-usap kayo.
Kung gusto niyong sariwain, simula ngayon. Sabihin niyo sa leader niyo, simula ngayon, hindi na ako malilate. Simula ngayon, darating ako sa oras. Simula ngayon, magte-text ako lagi pag dine-text mo ako. Sabihin niyo. At biyayaan kayo ni Lord ng isang damakmak na load para makatext kayo lagi. Ito lang po ang testimonya ko. Si David may testimonya rin. Yung strength nyo is more activated when you are close to your God with you. Ulitin ko, yung strength nyo, yung galing nyo, mas nagniningning siya pag close kayo sa inyong given leader. Tandaan nyo, yung galing nyo, marahil ang susi. Maraming susi para managanang batasan. Baka yung isa ikaw, pilitin mo na kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na nagsalita ka sa amin. Alam po namin na ikaw ang may adya ng lahat ng ito at naniniwala po kami. Ito ay simula ng pagbabago ng kaisipan at puso ng bawat isa na naririto. Yung mga God-given leaders ngayon, Panginoon, pag-ibigin mo pa po yung kanilang paso. At yung mga tagasunod nila, balang araw, ilagay mo sa kanilang isipan at puso na sira rin naman, ay ipapadala mo upang sila mag-alaga ng marami pang tao. Digit pa doon sa binigay mo sa tagapag-alaga. Maraming salamat po sa araw nito. Maraming salamat po. Mga misis, panalangin nyo yung mga mister na wala dito. Panalangin nyo na malibre sila tuwing Linggo para buong pamilya nyo ay sama-samang sumasamba sa Panginoon. Kung sa tingin mo ngayong asawang lalaki ay hindi pa makapag-lead o tagapanguna sa inyo, ikaw na nakakarinig ng Panginoon, ikaw na narinig mo ang mensahe ngayon, ikaw ang mamuna. Hanggang dumating ang panahon na na-encourage mo siya sa iyong pag-lead at siya mismo ang mag-i-initiate. Ako na. Huwag niyong isipin kung ano yung mga pagkakamali niyo. Huwag niyong isipin, huwag niyong ituon yung isipan niyong puso sa mali. Ituon niyo sa tama. Huwag niyong ituon sa kaaway, sa ginagawa ng kaaway. Ituon niyo sa ginagawa ng Diyos. Mas matindi ang ginagawa ng Diyos kesa kayang gawin ng kaaway. Huwag mo nang balikan yung godly mong buhay. God has given you a life and God has given you a new leader. His name is Jesus. Para makaalis ka sa iyong pagiging barakyon. Tama na! Right now, we're at war. Huwag mo kayo magre-relax. Dahil pilit ang agawin ng kaaway, anuman ang ipinanalo nyo. Pero ito ang tatandaan nyo, nanalo na tayo. Kailangan na lang nating sabihin sa pamamagitan ni Jesucristo. Huwag mo kayong mabuhay ng para kayong talunan. Laging kayong may dahilan pag pinapagawasan nyo yung matuwid. Pero pag balakyo, tumatakbo pa kayo. Baliktarin mo natin. Pag matuwid, tumakbo ka. Pag balakyo, maupo ka lang. Simula sa araw na ito, titigil na ang addiction. Simula sa araw na ito, titigil na ang inuman. Simula sa araw na ito, titigil na ang mga bagay na nagpapaalipin sa ating mga pamilya at sumisipsip sa kayamanan na dapat ay sa mga anak natin. Tama na! Tama na! Magdesisyon ka na sa araw na ito. Isuko mo na lahat sa Panginoon. Kaya natin gawin ang buhay.
sama-sama. And we can make it better because God gave us the power to do so. Jesus is our God-given leader. Kailangan mo siyang tanggapin sa puso mo ngayon? Tanggapin mo para magbago ang buhay mo. Without that God-given leader, we cannot change. Maraming maraming leader-lideran sa paligid, pero isa lang ang God-given leader. His name is Jesus.